Masaya po tayo. Engineer Palermo. Kape. Aga-aga, kinapainit ni Engineer Palermo ulo ni Mang Yan. Kanina pa nakaganon si Mang Masakit ulo niyo. Nasisilaw po kayo. Vice Mayor Dodod, sa ating mga konsehal, sa mapagpalang umaga sa ating lahat. Una, gusto ko magpasalamat sa mga national government agencies po natin, BFP. Maraming salamat, si Kelo Lamot na dyan po, ating PNP. Sa mga kasama natin, lalo na mula sa institutional sector. At muli po tayo nagpapasalamat sa mga nagdo-donate ng dugo. Alam na po natin kung gaano ka-importante ito. At alam naman din po natin na kaya sila nagdo-donate ng dugo, hindi po para sa kahit anong kapalit na insentibo, ano, ginagawa po nila ito dahil gusto nilang tumulong. Pero ito po mga incentives galing sa ating blood collecting team. Nandiyan po si Mama Myla, syempre si Doc P. Ay ginagawa po natin ito para makatulungan lang dun sa mga nagdo-donate ng dugo. Ano? Kasi talaga nakita natin yung commitment nila. Ano? Kahit walang kapalit, kahit wala silang every 3 months. Talagang ginagawa po nila ito. Parang naging parte na ng buhay nila at ng routine nila. Kaya sa mga regular na nagdo-donate, pati sa mga nagdo-donate paminsan-minsan, maraming salamat. Sana hindi po kayo magsawa. Sa blood collecting team natin, congratulations. Maraming salamat din po sa inyo. Isa na lang po, gusto ko lang pong batiin sana. Nandito po ba, meron po ba tayong mga kasama dito ngayon na empleyado na kaka-permanent lang po, kaka-regularized lang po sa inyo? Nandiyan po, taas mo ng kamay para mabati po namin kayo. Medyo marami po, ano? Congratulations po sa inyo. Alam ko pong deserve niyo po yan dahil kung hindi naman po maganda yung record ninyo, kahit anong ginagawa natin na mass regularization program, kung hindi maayos yung trabaho ninyo, hindi kayo mapapabilang sa mga na-permanent o na-regularized. Kaya deserve niyo po talaga yan. At para sa kaalaman po ng lahat, tayo po ngayon sa lokal na pamahalaan ay masasabi natin, trendsetting po tayo, no? Dahil natapos na po natin ng mga 5 years and above na casual, at ngayon po, pinapermanent na natin ang mga 3 years and above. Nagpa-permanent na po tayo. Ayoko naman sabihin only in Pasig, ano? Pero siguro ilan lang po tayo na gumagawa nito. Kaya sana po ay huwag nating baliwalain yung pagkakataon na ito. Ano? Ito pong pagpa-permanent sa inyo, alam niyo naman po kung bakit natin ginagawa ito. Tuwing personnel selection board, pag may pinapermanent tayo, ay hindi po ako nagsasawa na ipaalala sa ating mga kasama kung bakit ba natin ito ginagawa. Hindi po ito ginagawa dahil wala lang. Ginagawa po natin ito kasama-sama sa malawakang reforma at pagbabago na ginagawa natin sa larangan ng human resources o HR. Dahil una, naniniwala po tayo na ang pinaka-importanteng bahagi ng isang organisasyon ay hindi po ang building, hindi po ang gamit, kundi ang tao. Pinahalagahan po natin ang ating tao dito sa lungsod ng Pasig. Kaya kung ano yung kaya natin ibigay, kung ano yung benepisyo na ginagawa, kung ano yung kaya natin, hindi po tayo nagdadalawang isip. Hindi lang po mass regularization, yung programa natin sa HR, marami pa pong iba. Mula sa recruitment, selection, and placement, hanggang sa rewards and recognition, pinagtutuunan natin ng pansin ng lahat ng pillars ng human resources natin, lahat ng bahagi ng HR. Kasama rin po rito yung naging mass promotion natin nung nakaraan. Matatandaan po natin lahat ng salary grade 1, tinaas po natin papuntang salary grade 3. Bakit po natin ito ginagawa? Una, dahil naniniwala tayo na kung ano yung pwedeng gawin, dapat din tayo magdalawang isip. Bakit po? Kailangan natin taasan ang antas ng serbisyo ng pamahalaan. Pangalawa, nilalayo po natin ang biyokrasya natin, nilalayo natin ang empleyado natin mula sa politika. Gusto natin umaandar ng maayos ang ating pamahalaan. Gusto natin nakakapagtrabaho ng maayos ang ating mga empleyado na hindi nangangamba na pag malapit ang eleksyon, ipapatawag na. Alam niyo na po yun, hindi ko na kailangan ulit-ulitin po siguro yun, naiintindihan naman po siguro natin yun. Pero sana, wag muli po, huwag nating baliwalain yung pagkakataon na ito dahil
Bagamat tinatanggal na natin yung politika mula sa ating birokrasya, at nilalayo natin ang politika sa ating mga empleyado para makapagtrabaho kayo ng maayos, na hindi po niisip ang kung ano-ano, hindi tayo nangangib o nangangamba, ay wala man kayong utang na loob sa akin, o sa HR, o sa department head ninyo, ay tandaan po natin parati na ang nagpapasweldo sa atin ay ang taong bayan. Ang nagpapasweldo sa atin ay ang taong bayan. Ibig sabihin, may pananagutan po tayo, hindi sa akin, may pananagutan po tayo sa bawat taxpayer na pasigilyo na nagpapasahod sa atin. Kaya ibig sabihin, kailangan lalo pa nating galingan, lalo pa nating husayan, at magtrabaho po tayo ng tapat, magtrabaho po tayo, lalo pa nating sipagan sa ating mga trabaho. So mga bagong permanent, okay lang naman po yun, di ba? Okay. Hindi na po sa mga bagong permanent, kundi para po sa ating lahat. Kahit po sa mga casual, kahit sa mga JO, kahit sa mga consultant, contract of service, matagal na dito, elected, pare-pareho po yan. Basta tao nagpapasweldo sa atin, kailangan mas mataas yung standards, mas mataas ang level of accountability o pananagutan sa tao. Ano, kailangan ayusin po natin ang ating mga trabaho. At kaugnay po rito, ay sana po ay lagi tayong umanib sa katotohanan. Alam nyo, marami po ngayon, may mga nakikita po tayo, di ba, mga trolls, ganyan. May mga iba po tayong troll na naabutan, nagpapanggap na empleyado, nagkakalat na mga fake news. Alam ko naman po, no, sa 10,000 sa atin, meron talagang iilan na makulit. Ano? Meron po iilan na hindi makaunawa. Meron pong ilan na may mga bagay na hindi naiintindihan. Halimbawa po, yung bonuses natin. May ibang bonus na automatic. May ibang bonus po na performance-based. At importante din po yan kasi pera ng tao po pinag-uusapan natin. Hindi po pwedeng basta-basta na lang. Ano? Pero tayo naman, naka-maximum tayo. Wala po tayong ibang NGO na makikita na mas malaki po yung mga bonus na binibigay kaysa sa atin. Totoo po yan. Pasensya na kung sinasabi ko ng diretsyahan. Pero alam ko naman po, iilan lang naman yung mga empleyado natin na makukulit na gano'n. Mas marami po yung mga troll na nagpapanggap na empleyado. Mga nakita po talaga tayong gano'n. Ang inihiling ko lang po sa atin ay muli po, nilalayo kayo sa politika. Pero sana po ang bawat isa sa atin ay umanib sa katotohanan. At pag alam natin na totoo isang bagay, ay yun po yung ikalat natin kung sabihin natin. Pag alam natin na hindi totoo ang isang bagay, ay sana kontrahin din po natin. Dahil napaka-importante po yan, ano, na ang kumalat ang katotohanan at hindi fake news, hindi kasinungalingan. Ano, konting paalala lang po mula sa akin. Pero higit sa lahat, tayo po ay masaya, tayo po ay papasalamat sa Diyos. Dahil nandito po tayo, nagyan tayo ng pagkakataon para magpakilala ng malawakang mga pagbabago sa ating human resources. At siguro, lalo na po sa mga mas matatagal na sa ating lokal na pamahalaan, nakita at naramdaman naman po natin ninyo ang mga pagbabagong pinakilala natin. Mula sa mass promotion, hanggang sa mass regularization program, hanggang sa improvement sa ating learning and development program, sana po patuloy tayong magkaisa sa layunin na lalo pang taasan ang antas ng serbisyo ng ating lokal na pamahalaan. Maraming salamat sa inyo. God bless sa mga empleyado ng Lungsod ng Pasig. Mabuhay po kayo at Lord na po tayo. Ngayon po ay ginugunitan natin ang mga sumusunod. November 25 to December 12, Social Welfare Week, Proclamation Number 1205, Series of 1973. 18-day campaign to end violence against women, Proclamation Number 1172, Series of 2006. November 27, Araw ng Pagbasa, Republic Act Number 10556 of 2012. November 30, Bonifacio Day, Act Number 2946, Republic Act Number 9492, Proclamation Number 1105, Series of 2015. Sa last week naman po, Safety and Accident Prevention Week, Proclamation Number 359, Series of 1956. Philatelic Week, Proclamation Number 622, Series of 1969. Food Science and Technology Week, Proclamation Number 1206,
Series of 1973, National Biotechnology Week, Proclamation Number 1414, Series of 2007. And last Thursday of November to first Wednesday of December, Mindanao Week of Peace, Proclamation Number 127, Series of 2001. At para naman po sa pag-award po ng mga regular blood donors from Pasig Blood Collecting Team, tinatawag po natin si Ms. Myla Espino, Medical Technologies Blood Coordinator. Maganda pinagpalang umaga po sa ating lahat, Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dudut Jaworski, Konsi Eric Gonzalez, Councilor on Health, at sa lahat ng ating mga konsehal. Ang Pasig Blood Collecting Team ng Pasig City Health Department sa pamumuno ng aming City Health Officer, Dr. Joseph Panaligan, at Assistant CHO, Dr. Stewart at Dr. Cuevas, at Dr. Milan, ang aming Medical Blood Coordinator, ay magbibigay ng parangal sa ating mga barangay, asosasyon, eskwelahan, hospital at senior at sa ating mga bayaning Pasigueño na regular na nagbibigay ng kanilang dugo every 3 months po. Makikita po natin na kahit every 3 months sila mag-donate ay okay at malakas po sila. Mamaya po makikita natin. Dahil maganda sa ating kalusugan ang mabawasan ng dugo, basta papasa po tayo sa pag-donate at higit sa lahat ay nakatulong at nakapagligtas tayo ng buhay. Nakapagbigay po tayo ng libreng dugo sa PCGH, 937 patients po. Simula po ito ng January hanggang October. Sa PCCH, 202. At ang na-assist po ng City Health CHO namin po, 130. Total po ng 1,269. Patuloy po kaming nag-aanyaya sa mga Pasigueño, lalo na po sa mga empleyado na mag-donate ng dugo. Dahil marami po talagang nangangailangan ng dugo. Lalo na po itong darating na buwan ng Disyembre at Enero. NWF pa rin po kami sa PIPLOR. Para po sa kaayusan ng pagbibigay ng award, isa-isa po namin tatawagin ang paparangalan at tatayo sa harapan at magbibigay po ng giveaway at grocery. At pag nakapila na po ay tsaka lang po lalapit si Mayor para iabot ang plaque at photo op at aalis na para po sa next batch ulit. Maraming salamat po. Ang ating pong 2024 Blood Donor Awardees, Fatima V. Basilan, Nate Sylvie Bation, Dolores C. Caceres, Chengjong C. Camo, Reylo Cesar B. Canlapan, Alisa Joyce D. Castillo, Rosalyn Castro, Ruel M. Cabayan, Cayaban, Mea P. Cleto, Jornard Cruz, Rodel Cruz, Richard David, Justin Xavier de Guzman, Eliseo de Bologna, Adrian de Vera, Maricel Escobar, Nico Fuentes.
Lazaro, Annalisa Lipana, Joseph Raymond Mabilog, Alvin Manalo, Raquel Manguia, Angelo Manyo, Mark Joseph Marabi, Rachel Panyoso, Vic Pisantes, Janisa Plasabas, Joseph Boson, Jose Giovanni Kichongo, Rona Siega, Linlin Silla, Mildred Tahan, Vincent Tanueco, Rode Templo, Emily Grace Torres. Ang ating mga senior awardees, Noel Asaldo, Alexander Gutierrez. Para po sa barangay awardees, tinatawagan po ang barangay San Miguel. Lumapit po sa harap. Any representative ng barangay San Miguel? Barangay de La Paz. Kapitan Manny Alba. Barangay de La Paz, si Kagawad Ted. At barangay Santolan, buong buo ng Community Affairs Office. Yeah.
Para sa organization awardees, tinatawagan po ang United Community Alliance of Pasig, UCAP, FFI Incorporated, PCGH Organ Donation and Sharing Program, for school awardees, atin po tinatawagan ang Pasig City Institute of Science and Technology, PCIST. Santolan Elementary School. School awardees, ulit po muling tinatawagan ng Pasig City Institute of Science and Technology, PCIST, Santolan Elementary School, Pamantasan Lungsod ng Pasig, PLP, para po sa ating hospital awardees, Pasig City General Hospital, PCGH, at Pasig City Children's Hospital, PCCH. At ating po tinatawagan muli ang ating CHO Officer, Dr. Joseph Panaligan, para po sa paggawad mo naman. Muli, maraming salamat po sa lahat ng nag-donate ng dugo at sa nakisa sa ating blood donation program. Maraming salamat po, mabuhay tayong lahat. Salamat po. Muli, palakpakan po natin ang mga naging awardees ng Blood Collection Team. Maraming salamat po sa mga departamento na nangasiwa sa maikling programa sa umaga nito. Mula sa institutional sector, particular ng Procurement Management Office. Ako naman po si Mark V. De La Cruz. Ako naman po si Amalia G. Silva mula sa Internal Audit Service Office. Kami ang mga naging guro ng palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po.